sa today. Today, wala man ako masyadong ginawa. So, probably, ang video natin today is kukunti lang. And, so, ang naisipan ko na lang is i-share sa inyo yung aking bagong nighttime routine. Kasi, although, ginagamit ko din to sa morning time, pero iisa lang siyang product. But, i-share ko na lang din sa inyo kasi wala naman ako may content. Habang nagkukudkod ako ng mukha, di sumanood na lang kayo. Might as well manood kayo. By the way, guys, follow niyo ako sa aking TikTok, FB page, Twitter, Instagram, and kung gusto niyo, add niyo ako sa aking personal account ng Facebook. Alam niyo 'yun. By the way, guys, meron akong ngayon napapatambay ako sa TikTok. Kung naka-add kayo sa akin, malamang alam niyo na 'yon. And yeah, let's go. Yung mga gamit ko today ay nagamit ko na siya, ay na-haul ko na to, pero may mga bago akong ginamit na mga product pero hindi ko pa na-review. Though, meron tayong mga ganyan ngayon, mga tagya-tagyaw at ganyan, mga ganyan kasi nagpupuyat ako na sobra-sobra. Actually, hindi na nga ako minsan natutulog. By the way, gumagamit ako ng Eskinol and paubos na siya. So, yun. Bukas bibili ako ng bago. Year-end na naman tayo ng haul. So, yan ang ginagamit ko. Hindi ko na siguro to i-edit. Hindi na ako nakakabalik sa inyo, guys, kasi busy ako sa TikTok. Kasi nagpapapayat nga tayo dahil pauwi tayo ng Pilipinas. Busy ako sa TikTok and kasi nakakatulong siya sa akin para magalaw-galaw ko yung katawan kasi wala naman akong ibang ginawa dito kundi pagising ko sa umaga, papasok ng trabaho, pagkatapos pasok ng trabaho, papasok sa bahay. Although yung trabaho ko dahil nga wala yung amo ko, hindi naman ako ganun ka tagtag, alam mo yon. Parang nandun lang ako sa kusina, nakadot-dot lang ako ng dot-dot ng Facebook, ng YouTube, reply ng reply, nood ng nood. So, ganun lang. So, talagang wala akong, talagang kahit maigaraw ko yung katawan ko. Kaya, nung napatambay ako sa TikTok, talagang natutuwa ako kasi kahit papano, talagang nakakaano ko. Nakakagalaw-galaw, alam mo yun. So, yeah. By the way, isuot ko na yung aking na haul. Nilabhan ko na to, nilagyan ko downy, it's so comfortable, ang lambot. Wala akong undergarments, pero ang lambot sa katawan niya, yung talagang nag-hug siya sa akin, and ito lang sapat na, alam mo yun. So, yeah. And, ngayong gabing to, kailangan kong matulog ng maaga, kasi kagabi, I think 30 minutes lang ang tulog ko kagabi. Pag tumatanda ka, ganun talaga. Ngayon 38 ako. Next year, March, 39 na ako. So, isang taon na lang, mag-40 na ako. So, nandun na tayo sa point ng ating life na need na natin ng konting galaw, konting tayo mag-a-adjust sa ating mga sarili dahil pag hindi tayo nag-adjust, a-adjust, aaga tayong babata tayo. Ano mo yun? So, yeah. Ngayon, as much as possible, sinusubukan kong gumalaw-galaw at mag-diet. Binabawasan ko na rin yung aking rice. I eat more sa breakfast, nag-eat lang ako ng bread, oatmeal, and then milk, and then hindi ko parang siya tinodo na tanggalin kasi ayoko namang bigla ka nalang papayat, diba? Parang, tsaka na-trauma ko noong nakaraan na bigla akong talagang itinigil ko lahat, like totally low carbs ako, and nagkasakit ako kasi super talagang yung hyperacidity, yung basta hindi maganda. So ngayon
I eat carbs, pero moderate na lang. Hindi na siya yung talagang carbs. Ngayon sa lunch, isang cup lang ng asin. Minsan nga kasi ang ginagawa ko, pinupuno ko na ng inuuna kong kainin yung salad bago yung rice and ulam. So, inuuna kong kainin yung salad. So, talagang yung one cup talaga na rice or less, talagang yun lang talaga nakakain ko. Though, meron akong extra na rice doon nakalagay. Pero, napapansin ko lately, hindi ko siya nagagalaw. And yung rice na nasa plato ko, hindi ko rin nauubos. Dahil nga doon sa inuuna ko yung salad. Ayan, kasi mas gusto ko yung mas marami akong nakakaing mga green leafy vegetable, mga vegetables, fruits. Gusto ko yung mas madami akong nakakaing ganun kaysa sa rice. Alam mo yun. And hindi rin ako pwede ng puro protein kasi sumasakit yung ano ko. Sumasakit yung gilid, bawat gilid ko. Alam mo yun, parang yung bato ko yata. Parang hindi ako ari sa sobrang protein. Hindi rin ako pwede ng sobrang inom ng gatas or drink ng mga may mga calcium na ganun. Hindi ako pwede kasi UTI naman ako. So, yun. Hindi rin ako pwedeng it's been like a year na yata ngayon na hindi ako nagsosoda. Ngayon nga, pag nagma-McDonald's kami ng mga bata or nag-KFC, pag umiinom ako ng soft drinks, talagang tutubigan ko lang yung bibig ko, pero hindi ko talaga mauubos yung soft drinks. Hindi ko nga nabawasan ng 1-4. Alam mo yung soft drinks. Kaya hindi talaga ako ma-soft drinks na tao. Tapos yung chicheria, siguro mga once in a while lang ako. Siguro mga sa loob ng isang taon, sa taong ito, lalo na itong 2020, siguro may mga 5 times or basta more, sa ganun na, sa ngayong taon na ito, mga 10. Pagpalagyan na nating 10. 10 times na ako nakakain ng chicheria. And ayun, pinapatuyo ko lang yung mukha ko. Ano ba yan? Pinapatuyo, bumubulong kasi ako kasi nandyan pa sila, gising pa sila. So, pinapatuyo ko yung mukha ko. And then, I got this toner. Toner na agad ako. Hindi ako pwede madaming routine ngayon sa mukha ko kasi as much as possible, iniiwasan ko na magdepende yung mukha ko, yung balat ko, yung skin ko sa mga product na gagamitin kasi pagdating ko sa Pilipinas, alam ko sa sarili ko na baka dumating ang panahon na hindi ko nakakayanin bumili ng mga ganun kadaming product sa mukha ko. At least, ready siya. Hindi siya yung tipong hindi ka na gumagamit ng mga talagang binibili mong product, talagang mag-give up na siya. Alam mo yun? Yung talagang doon na papasok yung mga ano. Kasi ang goal ko is to minimal na product lang yung gagamitin ko as much as possible. Like, let's say, sunscreen na lang and moisturizer. Yun na lang yung gagamitin ko. And as much as possible, kung ano nasa kusina, yun na lang yung gagamitin ko. Mga mask. Like, marami tayong rice sa Pilipinas. Probably, yun na lang ang gagamitin ko. Maglagay ng bigas sa mukha ko. Kasi, di ba, meron naman mga rice mask ngayon. Why don't we do it? Like, maglagay ka ng mask. O kaya, egg. Yung mga ganon. So, hindi ko inaasa yung face skin ko sa mga product na nabibili over the counter or yung mga high ends na mga products kasi baka dumating ang time na wala tayong pambili. Uunahin mo pa ba yung pambili ng mask? Diba? Hindi naman tayo mayaman. Hindi tayo heart ibang ilista best. Diba? So, ayun. So, ito naman. At saka, alam nyo naman ako, never pa akong bumili ng high-end na product. Kahit nasa anong bagay, hindi pa ako bumibili ng mga high-end na mga pinakamala na pinakamahal na nga lang sa akin na nabili ko yata ay L'Oreal or Ponds. Yun yung pinaka high-end ko na yon para sa akin. Pero other than that, no. Hindi ako mahilig sa mga high-end na product. So ito, toner tayo. Toner agad ako. May i-review ko sa inyo ito kasi meron akong gusto at hindi gusto sa kanya. So, toner ako. Ayan. Ayan, toner tayo.
ganyan lang ako mag-toner. Hindi ko na i-edit ito ng matagal. Kasi, hindi ko na dadamihan yung pag-i-edit sa kanya. Diretso na to upload. Kasi ayoko nang mag-cut ng mag-cut. Wala naman akong sinabi yatang hindi maganda. Or wala naman akong nabanggit na anything. So, ayun. And now, I'm still using my St. Ives. Uubusin ko to kasi pauwi na ako and kailangan maubos siya within hanggang sa January kasi kaya gusto ko siyang maubos na kasi 'di ba para makabili ako ng bago. And gusto ko or naisip ko kasi na ubusin ko yung mga product na nandito sa akin ngayon kasi pag-uwi ko sa Pilipinas ang bibiliin ko na lang is yung mga local brand kasi gusto ko masubukan din naman yung mga local brand natin sa Pilipinas. So gusto kong matry sila. So yung pera na ibibili ko ng mga product dito na para sa mukha ko, sinisave ko siya para pag-uwi ko sa Pinas, doon ko na lang ibibili at doon na lang ako alam mo yun, doon na lang ako mamimili para masubukan ko naman yung mga local brands natin. And magde-declutter na din ako soon ng mga makeup ko, tatapon ko na yung mga lumang-luma na talaga, like 5 years na yata yung iba doon. Itatapon ko na sila, kahit yung mga lipstick, itatapon ko na kasi hindi na siya maaaring gamitin kasi nagmamantika na siya. So, tinitsaga ako lang siya ngayon. Pag nagme-makeup tutorial ako, tinatsaga ako lang kasi, syempre, ayoko naman bili. So, ayan. Tinatsaga ako lang siya. Pero, other than that, kapit patalim na talaga siya. Alam mo yun, naghihingalo na yung aking mga makeup. Kaya gusto ko nang itapon kasi 'di ba? So 'yun. Tapos na pala akong nag-ano, yung aking lotion pala na ginagamit ay ito. Ayan. 'Yun yung ating lotion. Ang dami ko sanang gustong gawing videos about how I take care of myself, but unfortunately hindi ko gusto yung aking kwarto, yung aking bathroom. Diyos ko, kung alam niyo lang itsura ng bathroom ko. Nako. Kaya sabi ko, hindi na lang ako. Balang araw, magkakaroon din ako ng bathroom na maganda. Tapos doon ako magro-routine. Kasi iisa-isahin ko sa inyo kahit yung paliligo. Diba? Masarap kasi yun eh. Yung pag naliligo ka, naghihilamos ka, gusto mo may pakita ng maganda. Kaso gusto mo naman makita yung background mo maganda. Maganda yung ilaw. Diba? Para professional ka ba? Ganun. Eh, kung ganito naman ang itsura ng... Hindi na lang ako magsasalita. Magpapasalamat na lang ako sa Diyos dahil may banyo at may kwarto. Pero still, reality strikes. Hindi siya kagandahan pang video. Ayan. Anyways, dito ko natatapusin yung aking video guys. Sana nagustuhan nyo at sana na hindi kayo nagsawa. Sana nakinig kayo, no? Yung mga na-shoutout ko yesterday, shoutout kayo ulit ngayon sa akin. Ay, hindi. Nasusunod na. Pagkatapos na. Malapit ng Pasko. 3 days na lang. 4 days. 4 or 5 days. Ayan. So, yeah. Malapit na tayo matapos ating vlogmas. Pang 19 ko pa lang yata ito. Anyway, guys. Thank you for watching. And be safe, everyone. Be healthy. And always remember, mahal na mahal ko kayo. Peace. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you